Hello mga palangga, mabuhay, mabuhay kayong lahat. Ano mga palangga, mayroon lang pala akong i-share sa inyo, ano, baka makarelate kayo sa isasabihin ko sa ibablog ko today. Ano, about ang topic natin about sa rigla. Kasi ako naranasan ko kasi magrigla ng more than tatlong buwan mga palangga. Kaya gusto ko lang i-share itong ano ko, yung naranasan ko. Baka makarelate kayo at makapulot kayo ng idea o aral, kahit kunting idea. Baka halos magkapareho tayo na karamdaman o about sa pagririgla. Alam mo na, pag tumatanda na tayo, parang marami tayong karamdaman. Kaya minsan dinadahilan natin o pinagbibintangan pa natin na baka sign of menopause lang o mga ganun. Kasi yung rigla, marami kasi akong naririnig sa mga kaibigan ko na ayun, nirigla sila ng mahigit 2 linggo, 3 linggo, 1 buwan. Pero ako mga palangga, alos more than 3 months akong nirigla mga palangga. Kaya ikukwento ko sa inyo kung paano ako, ang ending niya happy naman, pero sa umpisa crying to the moon ang nangyari sa akin. Siyempre, ikaw ba naman na malaman mo na mayroon kang sakit, mayroon kang tumor, siyempre una mong isipin yung bulsa mo, 'di ba mga palangga? Siyempre wala ka namang ganung ipon, wala ka namang ganung, hindi ka naman mayaman. Siyempre, ang una ang papasok sa isip mo, katapusan mo na. Siyempre, okay lang kung mayaman ka kasi masasolve naman yung mga ganong sakit. Yung kung may mga bukol-bukol ka. Dahil siguro, dahil sa pababayaan ko talaga, kaya gusto ko talaga i-share sa inyo para makapulot kayo ng idea, mga palangga, katulad ko na sa kababaihan. At least, para aware na kayo mga palangga, maiwasan yung mga kapabayaan natin na magkaroon tayo ng maraming dahilan ba? Mga dahilan na bukas na lang, saka na lang, busy ako, may gagawin ako. At saka ano mga palangga, iwasan na natin mga ganun, unahin natin ang ating kalusugan. Kasi saka na tayo magpagamot kung malala na yung sakit natin. Paano kung wala tayong mga pera, 'di ba? Mga palangga, paano natin pagamot kung malaman mo na malala na pala yung sakit mo? Kaya gusto ko lang i-share sa inyo mga palangga, ano. Bye-bye anyway. Ilang beses na pala ako nag-vlog, ngayon niyo lang makikita yung pagmumukha ko. Hello. Kasi naisip ko talaga gusto ko i-share ito para at least baka makapulot kayo ng aral din, dahil yung point ko dito, dahil sa kapabayaan ko ba, dahil sa niisip ko, baka normal lang ito, parang wala naman, kasi wala naman akong nararamdaman mga palangga, wala naman akong nararamdaman na sakit sa tiyan ko, or yung pag tuwing nagrigla ako, wala naman akong naramdaman. Normal lang naman talaga lahat. Kaso lang, yun nga, nirigla ako ng more than 3 months. Araw-araw yun mga palangga, ha? Araw-araw, hindi yun ano. Una, nirigla ako. Normal na rigla na siyempre yung siguro yung napkin makapalit sa isang araw ng 4 beses. Mga ganun. Pero yung pagkatapos ng rigla ko na yun na 4 days, tuloy-tuloy na siya, tuloy-tuloy pa rin yung pagririgla ko. Pero hindi na siya malakas na kagaya ng normal na pagririgla ng isang babae. Yung parang spotting lang siya ba, na siguro yung panty liner mapupuno din niya. Yun lang kalakas yung araw-araw ko na rigla na halos more than 3 months mga palangga. Kaya ang ano ko lang dito, kung mayroon kayong karanasan na about sa nagkaroon kayo ng rigla na
matagal na, huwag nyo nang patagalin mga palangga, magpa-check up na kayo sa ubigay ninyo o sa mga malapit dyan na, na ano, clinic sa inyo, kasi mahirap na pag malala na yung sakit nyo, pag malaman nyo na masakit, yung sakit nyo malala na, siyempre pag malala na yung sakit nyo, di ba, malala na rin yung bulsa, masakit din sa bulsa mga palangga. Kaya ako nung nalaman ko na may sakit akong tumor at saka sa ano ko ba, sa ovary, dalawa, talagang iyak ako ng iyak sa paglabas ko pa lang ng clinic, iyak talaga ako ng iyak eh. Kasi malala na talaga yung sakit ko. Malala yung sakit ko, tapos ano, yung unang inisip ko, siyempre wala kang pera, di ba? Wala kang pera, tapos yun, operahan ka. Yung sasabihin pa ng doktor na operahan. Schedule kang operahan, di ba? Tapos wala ka namang pera, gagastusin. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo na ano, kung mayroon kayong sakit na ganun, huwag nyo nang ipatagalin. Dapat magpa-check up na talaga kayo, mga palangga. Nalungkot lang talaga ako. I-share ko sa inyo. Eh, pero yung ending niya, masaya naman talaga. Masaya yung ending nitong story ko na to, na isi-share sa inyo, mga palangga. Masyado lang emosyonal. Siyempre, yung bulsa ko talaga ang unang inisip ko noon eh. Yung bulsa ko ang unang akong inisip, mga palangga. Siyempre, wala akong pera na ipagamot sarili ko. Sabi ko, kasi isipin mo pa naman kung magpagamot ka, mahal. Mahal sa private. Kaya, yun, ang sabi ng doktor, schedule pa, i-refer niya ako sa government hospital. Eh, siyempre, nakapila ka matagal, di ba? Matagal ka bago turno mo. Siyempre, marami namang uunahin na mas malala pa. Kaya, medyo matagal dito na kung pumila ka sa mga government hospital. Kaya, yun, mga palangga. Kaya dapat kung mayroon kayong mga sakit na karamdaman, huwag nyo nang ibahala. O balik tayo sa topic natin mga palangga, ano. Ayun, nirigla ako ng 3 buwan. Tapos yun, hindi ako nagpa-check up hanggang sa 1 week na lumakas yung rigla ko na talagang sobrang lakas na talaga. Yung tapos malalaki pa siya yung lumalabas, mabuo-buo na yung dugo. Doon na ako nagpanik kasi malakas na talaga. Sabi ko baka hindi lang normal to. Kasi ang iniisip ko nung una, ano siya, yung baka sign o binupusa lang. Kasi alam nyo na, tumatanda na tayo mga palangga. Kaya yun, inignore ko lang siya. Kaya yun pala, nung nagpa-check up na ako, dahil simpre lumakas na yung rigla ko, halos 1 week yun, araw-araw yun. Talagang yung isang napkin, parang isang uras lang puno na siya. Kaya doon ako nagpanik, yun, nalaman na yun nga, may sakit ako na tumor. Tapos hindi pa ako kontento kasi sabi ko baka nagkamali lang yung doktor. Kaya nagpa-check up ako para second opinion ba, kung ano ba talaga, kung pareho talaga, baka nagkamali lang ako. Pero ano, same talaga yung result na lumabas mga palangga. Kaya kayo diyan, kung may mga ganun kayong karamdaman na nirigla kayo, wag niyo nang patagalin, magpa-check up kayo. At saka ang ending, blessing talaga, hindi ako pinababayaan ni Lord, kasi alam niyo palangga, nawala din yung tumor ko na yun, dahil uminom ako ng food supplement. Kasi marami akong naririnig na ganyan, okay daw, natutunaw daw. Sinubukan ko kasi sabi ng doktor na yon sa loob ng 3 months na hindi pa ako maoperahan doon sa government hospital, babalik ako sa kanya.
Kaya sa loob ng 3 months na yun, uminom ako ng food supplement na kagaya ng iba na sinasabi nila na nawawala yung bukol nila, ganito ganyan. Kaya sinubukan ko siya hanggang sa bumalik na ako sa doktor. Ayun, nawala na yung tumor, naging normal na lahat, pati yung pagrigla ko, normal na lahat, mga palangga. Kaya happy ending talaga ako, mga palangga. Yung gamot na ininom ko na yun, hindi, totally hindi naman siya gamot, parang ano lang siya, food supplement lang siya na maraming dala. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo, baka gusto nyo rin subukan ito, mga palangga. Ah, hindi ko nung sinasabi na pinipilit ko kayo na mag-take din ito. Nasa sa inyo lang yun, di ba? Wala namang masama kung i-try nyo, di ba? Pera makikita, pero yung buhay natin, isang beses na tayo mamuhay dito sa mundo, mga palangga. Kaya isi-share ko sa inyo, yung ininom ko, ito lang siya, si Amori food supplement. Ayan, mga palangga. Ayan. The best itong food supplement na ininom ko, kasi ito talaga nagpatunaw ng aking bukol, tumor ko. Kaya blessing na rin, thanks God talaga, hindi ako pinabaybayaan, kasi halos gabi-gabi ako umiiyak noon. Tapos nung nalaman ko na nawala na dahil kay Amore, ay Diyos ko, tuwang-tuwa talaga ako, mga palangga. Kaya ang ano ko lang sa inyo, mga tip ko lang, kung ano man yung karamdaman nyo, dapat magpa-check up na kayo, ha, mga palangga. Yan lang po. I hope na mayroon kayong makuhang idea kagaya sa base sa aking karanasan. Thank you. Mabuhay, mga palangga. God bless.